Hi mga bears, welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. My name is Dan Custodio at kung bago ko pa lang dito, syempre huwag mo na kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin ang notification bell dyan para every nag-upload ako ng mga new video every week and ma-notify ka. So today's video mga bears, sasabihin ko lang dito or share ko lang sa inyo kung papaano ko ba na-activate yung aking AdSense without PIN. Yes, tama ang narinig ninyo. Pwedeng-pwede nyo siyang i-activate without PIN yung inyong mga AdSense. Ayan. So, bago ko sabihin sa inyo yun, guys, ayan, nakita nyo siguro yung aking intro, bagong-bago pong aking intro, of course. Sa shoutout ko lang po yung gumawa ng aking intro. Ayan. I-subscribe nyo po siya sa kanyang channel. So, siya po si Stanley Carino. So, ayan, thank you so much kasi ginawan mo ako ng intro ngayon na bago. So, nagustuhan ko siya. So, ayan, wala pa siya masyadong video, pero i-subscribe niyo siya sa kanyang channel kasi exciting yung mga vlog na gagawin niya. So ayan guys, nagtaka kayo kung bakit nag-iba yung aking background kasi lumipat ako dito sa kabila. So ayan, i-share ko na sa inyo kung paano nga ba na-verify yung aking account sa yung account ko sa AdSense. So alam naman natin kapag kapag baguhan pa lang tayo sa YouTube is hindi siya basta-basta ma-verify kasi kailangan natin ng PIN, kailangan natin na mag-request ng PIN sa Google AdSense para ma-verify natin yung PIN doon mismo sa ating Google AdSense. So by the way guys, before ko sa inyo i-share kung paano ba yung ginawa ko para ma-verify o para hindi ko na kailanganin yung PIN ko sa Google, eto muna mga best. So ayan, kung baguhan pa lang kayo na vlogger o YouTuber, hindi kayo basta-basta makakapag-request ng PIN sa Google AdSense. So kailangan nyo munang ma-reach yung 1,000 subscribers na, of course yung 4,000 watch hour para mapunta kayo sa next level. And then yung next level na yun mga best is yung i-review ni YouTube yung channel kung pasado ba or okay ba sa kanila yung mga content mo, wala ka ba masyadong copyright, kasi kung wala ka masyadong copyright mas mabilis lang ma-monetize yung channel mo. So pag na okay na sa kanila, ma-approve na yung channel mo besh, and hindi lang dun matatapos yun. Kapag na-approve na yung channel mo, hindi ka agad-agad makapag-request ng PIN kasi ito yung sinabi sa akin ng friend ko. Sabi niya kailangan ko daw makapag-ipon ng $10 sa aking sa aking AdSense kasi once na na-verify na yung iyong YouTube account or yung YouTube channel mo mga best, is magkakaroon ka na ng mga ads doon sa iyong mga video, tapos kikita na yon, and then papasok na doon sa mismo doon sa Google account mo or Google AdSense account mo yung mga yung mga kinikita mo. And then kailangan mo nga daw mag-ipon ng $10. Kapag naka $10 ka na or higit pa sa $10 mga best, is pwedeng-pwede ka nang mag-request ng PIN kay Google AdSense. So ayun mga best, sa Google AdSense pwede kayong mag-request ng first request hanggang sa pangatlong request. So pwede-pwede kayong mag-request hanggang tatlong beses. So ayan, kung nakapag-request kayo, ako kasi nag-request ako noon, hindi ko natanggap yung PIN ko. So inantay ko talaga siya ng halos 2 months mahigit. Inantay ko siya, walang dumating. And then nag-request ulit ako ng panibago kong PIN, hindi din siya dumating. And yung pangatlong request ko na is wala pa din. So eto na nga, sabihin ko sa inyo kung paano nga ba na-verify yung aking PIN sa Google AdSense. So eto na mga best. May napanood akong YouTube vlogger or vlogger na tinuro din niya ito kung paano din niya na-verify yung kanyang PIN. So eto mga best, before ko sabihin sa inyo, kailangan nyo muna ng 2 valid ID, mga government ID, kasi hahanapin ito mismo nung Google AdSense. So eto na nga, kapag nakapangatlong request na kayo ng PIN na hindi pa din dumarating, after 2 months yun or I think ilang days yung nakalagay doon, or 30 days, 40 days, ganun, may nakalagay doon sa pinakababa. Kore, ito yung request. Ito yung request. I-try kong hanapin kung makahanap ako ng ng pwede kong i-screenshot para mas mabilis nyo makita. Kumari, ito yung nakalagay dito, diba, yung dating request, PIN, and then sa pinakababa niya, meron kayong makikita doon na parang kailangan mo siyang fill upan. Magpipill up ka doon. And then, i-click mo yun mga best. Kapag clinic mo yun,
may lalabas doon na kailangan ilagay yung name mo, kailangan mong mag-submit ng 2 valid ID, parang ganun, and then kailangan mo ng PU, I don't know kung ilagay pa din yung PUB number, oo, I think PUB number yung nakalagay doon, and ilalagay mo yun, and after that mga best, kinabukasan, oh, verify na yung ano mo, yung AdSense mo, hindi mo na kailangan antayin pa yung PIN mo ng sobrang tagal, hindi mo na kailangan na anumang PIN kasi si mismong Google AdSense na yung mag-activate doon or mag-verify doon sa iyong Google AdSense mga best. So kaya ang pinaka-importante dito, kailangan meron po kayong ID or government ID na dalawa, kasi ang ano ko, ang sinend ko noon is yung aking voter's ID and yung aking ano UMID ID, which is yung SSS ID. Hindi ko alam kung okay yung mga Pag-IBIG, yung PhilHealth ID, hindi ko alam kung okay yun. And pwede din yung postal ID, pwede kayo magpagawa ng mga best kung meron na kang UMID ID. So, ayun lang, kailangan yung mag-send sa kanila ng 2 valid ID. So, ayun, nagulat ako after 1 day. I think kinabukasan kasi okay na siya, nailabas ko. Kasi tama mga best, 2 days na lang, ano na, magsasahuran na sa YouTube. So ayun, nailabas ko na yung first YouTube sweldo ko. And kung hindi nyo pa napanood yun, yung first YouTube sweldo ko, like na sa description box below yung link and panoorin nyo dun mga best. Kasi may mga tips din ako dun kung paano nga ba kumita sa YouTube, kung paano kayo mag-start sa YouTube mga best. So ayan, eto lang naman yung ano, yung video natin yun, dito ko natatapusin. Nagbigay lang ako sa inyo ng konting kaalaman about dito, kung paano mabe-verify yung inyong Google AdSense, yung naharap na PIN mga best. Kasi ako sobrang ano, kinakabahan din ako noon kasi ano mga best, akala ko hindi ko na makukuha yung salary ko sa YouTube, yung first YouTube sweldo, kasi hindi talaga dumarating yung PIN. So ayun, kung natanongin niyo ako, dumating ba yung mga na-request kong PIN? Yes, may dumating sa akin na ano, PIN mga best, yung parang pinaka-PIN na galing, I don't know kung Malaysia galing yon or isang bansa man siya galing. Hindi ko na rin siya nagamit kasi nga na-verify na yung PIN ko sa Google AdSense. So tinago ko na lang siya, I think after 6 months bago siya dumating, nakuha ko na yung sahod ko, nakailang sahod na ako sa YouTube, saka dumating yung PIN na yun. So tinago ko siya para may remembrance ako. So ayun mga best, kung hindi na dumating sa inyo yung pangatlong request niyo ng PIN, huwag kayong mag-alala, huwag kayong kakabahan, kasi may second option pa din na ibibigay si Google AdSense sa inyo. Pero kailangan meron kayong 2 valid ID para yung mga problema nyo or yung problema nyo is ma-solve. So guys, sana nakatulong ito aking mixing vlog ngayon or aking video. Kung nakatulong ito, huwag mo na kalimutan na mag-like, share, at syempre mag-comment ka sa baba kung may mga product suggestion ka pa na gusto nyo ipareview sa akin. And of course, kung may mga katanungan ka about dito sa ating topic ngayon, i-comment mo na yan. And of course, hindi ka pala pag-subscribe dito sa aking YouTube channel, huwag mo na kalimutan na mag-subscribe. And of course, i-click mo na rin ang notification bell dyan para every week nag-upload ako ng mga new video, every week e ma-notify ka. So yun lang guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Bye!